Ay, ayan na pala. Yo, what's up, Rob Guard in the house. Yo, nandito na naman po ang inyong bantay ng hip-hop. At muli na naman tayo magbibigay ng mga bagong balita. Ayan. Siyempre, bago ang lahat. Hindi, hindi pala bago ang lahat. Bata ang lahat, matanda na ang iba. Pero fresh naman. Bago tayo magsimula, mga kabantay, ay pasukan muna natin ng isang matinding info yan. Hear it! Supportahan nyo yung channel ni Utol Rap Guard para makakuha kayo ng mga insights about hip-hop. Yo! Kung gusto nyo ng mga kaalaman at balita sa hip-hop ay subscribe na kayo sa Rap Guard TV. At dyan nga ba mga kabantay, nagbabalik ang inyong bantay ng hip-hop. Bago tayo mag-umbisa mga kabantay, pakinggan muna natin ang isang rap mula kay JHUNESIS at kay MR.JUDE na may pinamagatang 15 taon. Yan, 15 taon, napakatagal na nun. Hindi ko naman sinasabi na matanda na yung kumanta nito, pero parang ganun na nga, parang ganun na rin. Yan, pero pakinggan natin ang lyrics at music ni JHUNESIS kasama si MR.JUDE. Isipan mo, sikang rap ang pundasyon. Bumalik sa pinanggalingan, isa-isa kong nilingon. Sa bawat araw, bawat oras, di ba nalagpas ang pagkakataon. Hinarap lahat ng hamon, muling tumayo sa pagkadapa. Aabutin mga pangarap, anumang balaki di alintana. Ako'y patuloy sumusuporta sa kulturang ito. Taas noo, sa paglakas hindi titigil, hindi susuko. Kahit daan bako-bako, paghihirap di ininda. Ipaglalaban hanggang wakas, bulbe, papel, tangis, sandata. Ito ang ating panata, pangahawakan habang buhay. Sinumpaan kong pangako, dadalhin hanggang sa hukay. Walang kasiguraduhan ang aking paglalakbay. Pinapangako ko sa sarili, ibabahagi kakayahang taglay. Darating din ang panahon na ako'y magtatagumpay. Nakasalalay ang lahat sa ating mga kamay. Kung naisubo na marinig ang kanilang buong kanta mga kabantay, ay makikita nyo po ito sa ating description box, syempre. At heto na po ang ating hip-hop news for today mga kabantay. Badang, pina-takedown ng 3 video na nireview niya. KIDD Bungo, sinabing huwag maliitin ang mga Bisaya. Billy Cruz, nagbigay ng statement para kay Otits. Yan. Bago tayo mag-umbisa mga kabantay, good vibes muna tayo. Congrats nga pala mga kabantay kay Shanti Dope na nasama ang kanyang kanta na Amat sa Marvel Music video clip sa Hollywood dyan mga kabantay. Ang lupit nun. Isang achievement yun para sa isang rapper, syempre. At hindi natin naabot yun. Sila lang nakaabot nun. Pero congrats sa inyo. Dahil napakagandang ano na yan para sa mga rap artists. Para hanggang patuloy na magpulsige ang mga rapper sa Pilipinas. Mali mo, di ba? Hindi lang si Shanti Dope ang makaabot niyan. At marami pang iba. Yan. Siyempre, congrats din kay Tuglax mga kabantay na naka-achieve ng kanyang pangarap sa buhay na makasama ang isa sa mga legendary Pinoy rappers sa Pilipinas. At yan ay walang iba kundi ang Death Threat. Dahil nilabas na nila mga kabantay yung kanta nila na Friends. Friends! Yeah! How do you ever get them? Oh my God! Wow! Yan. Hindi, ano yan? Iba yan. Kay Tuglak's Friends ang ano. Yung kanta na yun is all about mga peking kaibigan na nandyan lang kapag, kapag meron ka. Yan. Maganda pag ano, pakinggan nyo yung ano, yung music video. Hindi. Lyrics video ni ano, ng Friends ni Tuglak's kasama ang Death Threat at si Kiel. Kaya ngayon mga kabantay, dumako na tayo sa ating hip hop news for today. Yan. Sa ating balita nung nakaraang araw mga kabantay ay may vlog si Tito Badang.
pina-take down daw ni ng Bebe Boys yung kanyang nireview na tatlong kanta. Basahin muna natin. Basahin muna natin yung kabuuan ng ating news. Nakaraang araw mga kabantay, may vlog si Tito Badang mga kabantay na pina-take down nga daw ang tatlong video niya sa kanyang YouTube channel. At dito ay naglabas ng sama ng loob si Badang sa mga nagpa-take down sa kanyang video. Si Badang mga kabantay, binalita ang mga ng gago di umano sa Bebe Boys dahil sa nagkalat ng fake account ni na, si OG Won. Di umano ay tinanggal ng Bebe Boys. Ayon kay Badang mga kabantay, ay hindi sa kanya nang galing ang balitang tinanggal si OG Won ng Bebe Boys, kundi sa isang fake account na ginawa ng mga kalaban nila. Ayon pa kay Badang mga kabantay, ay binalita lang niya ito para maging aware sila appendix na may nanggagago sa kanila. Ayun naman pala! Bahala ka sa buhay mo! Ayun naman pala ang gusto ni Tito Badang mga kabantay. Yung maging aware lang yung binabalita niya na merong ganitong fake account na nagsasabi na, "Hoy, tinanggal niyo si OG Won sa grupo niyo, bakit niyo tinanggal?" Gusto ganun lang yung gusto ni Tito Badang daw na kaya niya ibinalita 'yon. Ako kasi hindi ko talaga binalita 'yon kasi alam ko na ano lang 'yon. Fake account 'yan na hindi totoo 'yan. Pwedeng hindi talaga si OG Won. Pero kung si OG Won yung nagsalita, kung totoong salita, yung salita niya, kung sinabi niya yun, kung nag-video siya na, "Oy, bakit ganito ginawa niyo sa akin?" Eh ngayon, lumabas si Bebe Boys na kasama yung nakasama to si OG Won. Di, nagkaroon na ng hindi sila magandang pagkakaunawaan. Ako, hindi ko talaga yun. Hindi ko talaga babalita talaga yun. Kasi alam ko na na may ganong senaryo na mangyayari. Gago! At ito ba mga kabantay, si Appendix at ang Bebe Boys gumawa ng video na sinasabi ni Appendix na hindi siya yung nagpa-take down ka sa video, tatlong video ni Tito Badang. Yung tatlo niya, tatlong video. Ayan, west side tayo. West side ba to? Hindi. West side pala ganito. Ayan. Pogi nito. Ayan. Sinabi ni Appendix, hindi daw siya yung nagpa-take down ng tatlong video ni Tito Badang. Wala na may ibang audits Saka sinasabi na hindi si Badang lang, di ba? Ayan. Ang sabi ni Appendix, hindi nga daw siya nagpa-take down nun. Pero wala naman sinabi si Tito Badang na sinabi niyang si Appendix yung nagpa-take down. Ang sinabi ni Tito Badang, nila, pina-take down nila. Pero wala naman sinabi na pangalan na si Appendix. Kasi pinaulit-ulit ko yung video ni Badang about dun sa sinabi niya, kung may sinabi nga siya. Pinanood ko lang yung video ni Appendix at ng Bebe Boys kung may kung yung sinabi ni Appendix na sinabi daw ni Tito Badang na siya daw ang nagpa-take down. Samantala mga kabantay, mayroong kumakalat na isang comment ni Smuglas. Actually hindi Smuglas yung nakalagay na pangalan kundi yung tunay na pangalan ni Smuglas. Sinabi niya daw dito na yung mga fans daw ng Donggalo, nakalagay doon Donggaloids, ang mga fans daw ng Donggaloids ay Bisacol. Actually hindi ko nakita yan mga kabantay, hinanap ko naman yan, hindi ko talaga nakita. Nakita ko lang sa mga post, mga sineshare na may sinabi nga daw si Smuglas na ganun. Ang sabi ni Kid Bungo, wag daw maliitin. Sabi ni Kid Bungo sa kanyang post, sinabi nitong walang masama sa pagiging Bisaya at hindi dapat hinahamak ang mga ito. Lalo na't ang iba daw dito mga tagahanga rin ni Smuglas. Yan, sa post naman, ito bang isang nag-post mga kabantay, isang legend na rapper din. Kasi bakit ko nasabing legend to? Kasi bata pa lang to mga kabantay.
history na yung rap nila. Sila kasama sila sa history talaga ng rap. Sila po yung Rappy Boys, si JOZ ANITO. Ayan. Sabi ni JOZ ANITO sa kanyang post, siya rin pala ay may dugong Bisaya, mga kabantay, si JOZ ANITO. Bawas-bawasan naman daw ang yabang na ang post ni JOZ ANITO, mga kabantay, kasama ang screenshot. Wala naman siyang ibang tinutukoy kundi siyempre nasa screenshot na nga. Screenshot na sinabi ni Smuglas na yung mga Bisakol daw. At yan nga ba, mga kabantay, ang ating hip hop news for today. At sana yung nagustuhan niyo pong ating balita. At wag na wag niyo pong kakalimutan, mga kabantay, na mag-subscribe sa ating channel at i-hit niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating hip hop happenings. So paano, mga kabantay, heto na ang ating shoutouts for today. Sabi ni Irene Sita, buti pa si RG, di basta-basta nagbabalita at di siya sure. Anto, ang hirap naman basahin ang pangalan to. Kawime, Sawis. Ayos yung setup mo, hindi na yung maliit na microphone. Sana mabalik mo yung content mo na nag-interview ka ng mga rappers. Kahit siguro once a week, meron more power Rap Guard TV. Uy, salamat po. Sa tingin ko, gagawin ko yan. Pero, kasi, busy ako eh. Sa totoo lang, nag-grab kasi ako, kaya hindi ako ganong makapag interview ng mga rappers. Pero gusto ko mag-interview ng mga yung mga hindi pa sikat, yung mga talaga nagpupursige na sa rap music. Yan. Yo, Rap Guard, good morning. Pahingi naman ako ng mani. Wow. Gago. Sige, bibigyan ka ng mani. Mula yun kay Cholo Pilibustero. Like Epic Funny, morning po. Morning din. Mula kay Brando Banga. Mas maganda ganyan setup. Kitang-kita ang kapugian mo, Sir RG. Uy, thank you. Alam mo yan. Kapal na mukha mo. Brando Banga. What's up kay G Bautista? Yun, subscriber pala natin si G Bautista. Angas neto, ah. Nico Milano, shoutout sa'yo, Nico Milano. Nice setup, Sir Rap Guard. Solid news. Ingat lagi, mga kabantay. Pa-wash out, first time ko magpa-shout, pa-wash out. Siguro shoutout to. Kahit matagal na ako taga-subaybay. Hashtag just tripping. Ayan nga ba, mga kabantay, ang ating hip-hop news for today. Salamat sa inyo lahat na nanonood ng Rap Guard TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Siyempre, parang awa niyo na po. Ayan, mga kabantay. Peace out sa inyo lahat. Rap Guard in the house, yo.